Hello guys, good morning. This is Coach Marlo Estores sa Bansang Bahrain. Dahil po piyesta ng mga patay, mga kaluluwa at ng mga banal bukas at today. Ayan, gusto ko i-share sa inyo yung kalamay hati na mostly ginagawa siya sa Visayas region. So naglagay ako ng glutinous rice na isang pack. Tapos, kasi ayoko masyadong matamis, nilagyan ko ng 1 cup of sugar only na imbis na 3 cups or 2 cups. Ang nilagay ko, 1.5 cup lang ng brown sugar. At saka, 3 cups din ng 3 cups of yan, yung coconut na milk. Tapos, haluin lang na haluin sa tamang apoy na mahina hanggang siya ay maluto na. Pero before that, kailangan lahat ng walang nagabubuo, lahat ng nagabubuo na yan, dapat maging refined siya para magandang tingnan at magandang pagkaluto. Ganon po. Ayan. Kasi, bakit tayo gumagawa ng mga ganito? Kasi, ino-offer natin ito para sa ating mga minatay sa memory. Para sa memory nila at inaalay natin sa kanila food and especially that prayer at tayo ay lalo sa mga Pilipino na tradisyon talaga natin na gawin yan taon-taon especially sa November 1 and November 2. Tapos pupunta tayo ng mga sementeryo, nagtayo doon together ng ating mga pamilya, tayo ay naglalaytin ng candle at nagdadasal at nag-i-spend tayo ng maraming time sa kanila, sa pag-aalala sa kanila na pinifeel, pinapakita at pinapapil natin sa kanila na kasama pa rin tayo nila at tayo ay nag-aalala sa kanila na nagsushow ng love sa kanila kahit wala na sila sa mundong ibabaw. Kaya kahit kami nasa abroad, ginagawa rin po namin yan guys. Ayan. So, pwede na siya, mostly, pwede na siya ilagay sa apoy. Kasi 3 hours pa ito, guys. 3 hours pa daw ito maluluto. Pero hindi ko siguro ano yun ang 3 hours kasi sayang naman yung oras. Pero guys, hindi lang yun lulutuin natin. Kasi business at specialty ng nanay ko yung bukayo. So, gumawa rin tayo. Hindi siya bukayo talagang coconut bowl. Ito, pakuluan nyo lang yung white sugar. Ang white coconut. Pakuluan nyo muna para luto siya. Wow! So, ito na guys, ang ating kalamay hati. Hindi talaga daw tayo pwedeng tumigil sa paghalo nito. Tapos itong ating bukayo, malapit na rin siyang... Anyway, hindi talaga ito bukayo, coconut bowl. Mamaya, malapit na siya, hapok na rin siya eh. Pag na-sticky na siya at pwede na siyang bilog-bilogin. Ayun, luto na yun. Yan. Ito naman yung ating latik. Ayan. Ayan, sana matuto kayo na kung paano magluto ng sabay-sabay na tatlong mino. Sana makatulong, sana itong paraan kung paano tatlong kakanin ang lutuin at the same time. Ayan, kasi busy kami na sa abroad. Nagtatrabaho kami kaya dapat mo yung time mo. I-manage ng tama. Yan, halo na tayo muna uli. Yan, this is for latik, para sa biko. Ayan, matagal lang yan, pero pagtapos na, madali na lang siya. So, ito yung ating glutinous rice. Ayan, kalahating kilo lang yan. Ito naman yung bukayo na coconut ball. Ito naman yung ating kalamay hati. Ayan, sino kaya mauna dito? Pino yung pinakamatagal yung gumawa ng latik. Ayan, madali naman siyang gawin, pero matagal lang siyang, ang time niya matagal, matapos. Kasi kailangan lalabas yung oil niya eh. Tapos yun ang lalabas ang bango at linamnam ng biko natin. Ito yung coconut ball, bibilogin natin mamaya. At itong going to half cook na rin siya, itong ating kalamay hati. Ayan, namimiss ko kasi ang kalamay hati. So, ayan. More time. Ayan guys, it's a cook na already. Luto na. Na-scam ako ng friend ko, sabi niya 3 hours. Yung pala, less an hour.
tapos na, ito na. Ayan, tingnan nyo. Ay, ang pawis ko, grabe. Grabe dito sa kusina. Luto na siya, guys. Ayan, ang sarap niya na. Pero dahil namatay yung sa diabetic yung mother ko, kahit nagluluto ako talaga ng mga sweets, ay minsan lang, tumitigil tayo. Kahit alam natin lahat ng business ng mother ko na Philippine, Ilonggo's Delicacy, yung bukayo at coconut ball, mga bye-bye, ganun. Minsan, lutuin ko rin at i-vlog it share sa inyo. Pero less lahat sa sugar yun, guys. Yan, successful na yung ating kalamay hati. Ang coconut ball, ayan. Pwede namang may sugar, pwede namang walang additional na sugar. At ang ating biko. So,